Do you agree? So bakit siya naging best shooter in the world? Dahil ba nakaupo lang siya? Dahil ba nakarelax lang siya? Patulog-tulog lang siya? Ibig sabihin, nung natutulog yung lahat ng teammate niya, nag-extra work siya. Hindi niyo siya nakikita. Hindi mo makikita kasi hindi niya naman kailangan, hindi mo kailangan i-bulgar yung ginagawa mo. So meaning, isa sa inyo, natutulog, yung isa nag-shoot around. Sino gagaling? Ang natutulog. Ang natutulog ba o yung nag-shoot around? Ben, sagutin mo Ben. Ha? Good, very good. Okay, so that's the secret of being a successful guy. Even in life. Life, basketball, lahat yan. Kung sino yung mag-work hard, mag-extra work, magpuput all the work sa katawan niya, siya yung magiging successful. So hopefully, makikita natin kayo lahat sa PBA, like yung laban ng Peter Johnson. Dahil hindi naman imposible yan. Achievable yan. At saka yung katawan, maliit naman tayo. So baka maging excuse yung maliit ka. No. Maraming. Like ikaw, for example, ikaw. 19. Ilang taon? 14. Ang LA Tenorio kasi height mo. Pero ko. Pero bakit star player siya? Bakit all-star siya? Dahil mas malakas na yung height niya. Meron siyang diba? Sabihin. So that's the way. Ah, Melvin. Right? Melvin, that's the way. Tama? Okay, so hopefully, makita namin kayo, each of one of you, na madala ni PJ Simon sa PBA. At panonood din namin kayo. Bigyan nyo kami ng ticket, ha? dahil unemployed na tayo. Oo, dahil unemployed tayo. Pagka nag-best player kayo, sana magpasalamatan nyo kami. Yeah. Yung challenge ko sa inyo. Pasalig ko, si Pasalig kasi sabihin lang kasi yung bullet ni Tanda? Sure ka? Ano sabi mo? There's no such thing improvement. As no perfect. Wait, lakasan mo! Lakasan Rico, mo, hindi ko narinig. Ba't binubulong mo? Ito. Practice makes what? Practice makes perfect. No, mali. But no one's perfect. Why practice? Tama, hindi sabi. Improvement. Joke lang yun. Kasi alam naman natin sa buhay natin, nobody's perfect. Kahit si Michael Jordan, everyday naglalaro ng basketball, nag-miss pa rin sa free throw or winning shot. Pero, nagpa-practice pa rin siya para ma-improve pa rin kung ano yung galaw niya, yung laro niya. So, ganun din tayo sa buhay. Hindi lang sa basketball. Ganun din sa loob ng bahay. Di ba? Kailangan natin ang improvement sa pakikisama sa ating mga parents, mga mahal sa buhay, sa mga kapatid, mga ganun. Yes. So, yun lang ang lagi nyo tatandaan sa mga sinasabi namin. Mababawin nyo ito balang araw. Yes. Ganun, thank you, Tony. So, yun. Namasal. Coach KJ, the jumping skills, jumping ability. Anong sikreto mo bakit mataas ka tumalon? Ano, eat well, sleep well, and pray harder. Yes, sir. Yun lang tatlo. May napansin ako Twin kayo. Oh, pansin mo? Ah, pansin mo pa yan? Hindi ko napansin ah. Parang may... Pinalito ako nila. Okay, please. Ay guys, hindi pa sa mga pakilala pala. Sorry. Oh, pakilala muna kayo. Para ma... Andyan, tapos pakilala kayo lahat. Go. Pakilala kayo. Oh, Auber muna, yung nag-prank sa akin. Sir. English ako ng English. Hinumugo na yung ilong ko. Biglang sasabihin mo, kasabot ka Bisaya, kasulti ka man. My name is Benedict Douglas Jr. B. Tauber. I'm 15. Lakas, teka lang, Tauber, may isa pa ako sabihin sa'yo. Lakasan mo yung boses mo. Be confident pag nagsasalita ka. Yes. Eh kasi ang basketball player, kung gusto mo maging basketball player, kailangan confident ka, kailangan mayabang ka. Wag. Hindi. Kita niyo mayabang, ito lang. Wag. Hindi, kailangan may konti kang yabang. Yun angas. Angas. Yun yung yabang, angas. O yung Bisaya, sabi mo, ako ay si Tauber. Ako ay, ganun dadating. Go. Ako si Benedict Douglas. Ano si Gilmar Pantin? Parang si Gilmar Pantin din pala ito eh. Inanopin rang ako. One more. Be confident. Kasi pagdating mo ba nag-star player ka, ganyan ka. I'm then Benedict pala. I'm Benedict Douglas. Tayo ba? Sili mo. Ruben. I'm Benedict Douglas Jr. B. Tauber, 15 years old from Bukidnon. Bukidnon! I'm Zachary Gabriel B. Uy. I'm 14 years old. Lakasan mo! I'm Zachary Gabriel B. Uy. I'm 14 years old. I'm from Davao City. Yes!
I'm Quentin Rafael B. Uy from Davao City, 16 years old. Yeah! I'm Matt Jeric Cayetano, 13 years old from Davao City. Yes! I am John Alpapara, 15 years old from Davao. Yes. Mm-hmm. Hello, I'm Jake Alpapara, 15 Davao years old rin, from no? Davao City. Oh. Hello, I'm Francis Bainting, 14 years old from Davao. Yun! Hello, I'm Carl Francis Chua, 16 years old from Davao China. City. Ayun! Hi guys! I'm John Mark J. Pellegrino, 14 years old from Bukidnon City. John Mark? John Mark. Uy! Oh, John Mark! Oh, John Mark! Pangalan ko rin. Jean. Jean. Jean yun. Sa French name, je m'appelle Jamak. Ah, yeah. Pangri? Pangri. Not Pingris, Pangri. Okay, so nice to meet you guys. Okay, to last. Dito tayo, dito tayo. Amazing! Oh, isa pa. 1, 2, 3, kamsat. 1, 2, 3, kamsat! Yun, thank you so much. Okay, tara, tara. Let us remember that we are in the holy presence of God. And Father, Son, and the Holy Spirit. Lord, thank you for today, Lord. Thank you for all the learnings that we observe. And we also thank you for this food that we are about to eat. Bless this food, Lord. And God bless our family. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Go. Birthday to you. Wala ba? Birthday? Wala ba? Tura lang. Para may birthday lang. Parang ano, piyesta eh. Birthday ko na to, November 4. Makaka-amazing. Ito na yung handa. Ito na yung paling Ping. Rushing na ako. Guys, ready kayo ha? Kasi babalik ko sila ito. Magpag-tune-up sa atin. Rushing na ako after ng practice. Kakainom ko ng root beer. Ako nga, mas lasing ako sa'yo eh. Paano mag-ino? Nakakalasing Mandurial. Uy, nakaka-vlog to. Uy, ang dami na tuwa dun sa ano mo. Ang dami na tuwa dun sa ano mo. So, whiskey. Bonayad whiskey. Yan siya sa Tauber, yung kamay mo ba? Di ba nasabi? Hey, di ka. I'm sorry. Sinaktan yung teammate ko sa court. Ako yung sumasalo. Kasi ayaw nilang ano eh. Ako yung nakikipag-away. Like what happened kay Nabong? Nabong. Hindi ko naman sinadya na gusto kong gawin yun eh. Oo. Dahil sa nakita ko lang na ginawa kay... Kay Blakely. Kay Blakely and kay Diban. Oo. So... Maano mo yun? Nakukubkub na itong si Marvin Hayes. Uy! Ito, Nabong, everything. Uy! Si Mark Pingris and Gary Nabong engaged in a fist fight! Naku, nagkaabutan nyo samantala si coach team ko. Kasi... I mean, teammate mo siya eh, para iisa lang kayo eh. So yun, yes, nadala lang siguro ako na sa emosyon ko na hindi mo pwedeng ganyan yung teammate ko. Tama. Di ba dati tol, pag tinitira ako nila Belga yung Rainer Sainz, sabihin mo, tol, akong bahala, idaan mo sa akin, yung mga ganun lang. Oo, yung mga ganun lang. So para hindi masira yung laro ko. Para ipadan, paramdam ko rin sa kanila na... Babanggain mo din bigla, di ba? Pero ako, tiisin ko na lang yung sakit, basta ikaw na lang yung gaganti sa akin. Kasi kung magalit ako guys, gaganti agad ako. No, wala na, sira na. Sabi ni Belga, panalo na ako, battle of the mind. Kasi, nakuha ko na si Kutsnoy, galit na si Kutsnoy. So ibig sabihin nun, wala na, tapos na ako. Nakita niyo ba yung, yung suntukan ni Pingris at ni Nabong? Napanood niyo sa YouTube? Oo. Huwag niyong gagayin. Pero, huwag niyong gagayin yun dahil hindi ko alam kung tumama yung suntok niya o hindi. Tumama ba? Twice. Oh, ano yung payabang ha? Tapos, ba't ina kayo? Oo, wala sa laro lang. Ayun naman, sa game lang tayo. Ayun ba, nakita kayo yung Nabong ngayon? Kiss na kayo, kiss? Lap-lapa na? Kita na kami dati sa mga nood. Parang ay dati sa labas. How are you, my friend? Hindi ka nagkakasinan. How's your face? Hindi naman ganun. Sila ulit. Wala naman yun. Alam ko rin na nabigla din siya sa time na yun. Well, tayo kasi. Kasi tingnan mo, kaya ginawa rin ni Nabong yun dahil tinulungan niya lang din yung teammate niya eh. Yeah. Si Hayes. Diba? Si Hayes. Ang dami-dami tutulungan yung Hayes pa. Okay lang yan. Kasi ako dati, pag may kaway ako, dito ako saan lang sa tumuli. Ang late-late ko eh. Ito yung teammate niya sa Rizal, si Macardona. Kilala niyo? Captain Hope. Lagi akong tinatrust Hope. Ano? Hindi mo ko kaya? Pupusi-pusi ka pa sa akin. Sabi ko rin, ano ba yung kasama mo? Mga apakaangas. Ay, discarte niya yun eh. Discarte niya yun. So gagawin ko, iskuran ko lang sa naiskuran para hindi na mag-angas next time. Oo. Yun yung susi. Tapos pag naiskuran ko na, wala na. Tahimik na siya. Kasi nag-sorry ako sa anak ko nung time na yun, nakipag-away ako dahil napanood niya eh. Oh, hindi role model. Oo, parang pangit. Hindi magandang role model yung nangyayari. Sabi ko rin kasi sa anak ko na
Anak, alam kong mali, pero kailangan ko ipagtanggol yung mga teammate ko. That's good. I'm sorry ako sana, tiyan, nag-ball, isang ko agad sa mga kapatid. Isa rin factor sa isang team para kayo magkakapatid inside the court. Pag may nagagabihado sa ka-teammate nyo, kailangan nyo ipagtanggol yung teammate nyo, di ba? Nabong, everything. Uy, si Mark Pingris and Kelly Nabong engaged in a... Yung kapatid nyo, so ganun din sa basketball team. Kailangan nyo ipagtanggol yung isa't isa. Yun ang maganda sa team. Yung James Shop, yung tumakbo, yung tinipan niya yung import, pwede mo pinagtanggol? Oo nga, no? May... Di ba? Kita mo yun? Yung kay James Shop? Oo, pagsipa niya, hindi. Yun yung kay Nabong din. Import ng ano, hindi. Import ng Tokentex. Ah, yung sinipa niya, tapos tumakbo siya. Kita ka tapos, Cap? Si James Shop, gisipa niya, nidagan siya. Hindi pinagtanggol ni Rico. Ito, ito. Technical foul na kagad. Ay, binato. So, technical foul na rin. Actually, yun. Sumenyos na si James Shop, nakakita, hinabol. Hindi hinabot, pinipigilan na siya. Pero, wala na ako dun eh. Wala ako dun. Hinebra na ako nun. Hinebra na ako. Hinebra na ako nun. Kaya pala, wala na tanggol sa kanya. Tumakbo na siya. Ba't di mo pinagtanggol? Bali. Import. Import. Kumano yung mata, Rico. Kumano yung... Ayun, James Shop. Takbo! Takbo! Sayang ang ano, ano yun? Sayang ang Cathy Valencia. Kaya ginawa ni James yun dahil ayaw niya mas malaking pine. Kaya umiwas siya. Sumipa na siya eh, pine na yun. Okay lang yan. So James Shop, you're amazing. Humble. Kasi sipa lang ginawa niya eh. Kaya Tol, amazing dahil Tol, pero pagkatapos, tapos na tayo. Unemployed na tayo. Sa mga guys na Dean's Lister ka sa Lasal. Ibig sabihin ba, pag Dean's Lister ka, matalino ka rin sa basketball pag matalino ka sa klase? Dapat. Bakit ikaw hindi ka matalino sa triangle? Kasi ang alam ko, square. Okay. Yung fingers din, hindi ko alam kung paano nakuha nito yung triangle. Mahirap talaga. Sobrang paano mo nakuha, nakuha agad yung triangle? Pare, ang dali lang naman noon, triangle. Yan, madali lang. Nag-aralan ko yun, yung taksulok, triangle, circle, ganun. Hindi yun madali lang. Kindergarten pa lang ako, alam ko na yung triangle eh. Pero paano? Ano yung tsura ng triangle? Masaya, grabe. Libog isa. Pag ganun. Libog lang. Di ba rin, ikwento mga sa ganun sa kahirap at first, di ba, nung start, dumating si coach sa atin. Oh, kasi iba naman kasi yung system natin nung ever since nag-basketball tayo, biglang pagdating ni coach pa, ni coach team, iniba niya. Paano? So talaga maninibago ka. Ikaw, nahirapan ka rin naman. Siyempre. The first few weeks. Hirap na hirap talaga. Lahat naman tayo. Ang problema ako, kala ko alam ko na, tinuturo ko lagi doon sa James Shop, yung triangle. Yes. Laging mali yung James Shop, doon sa triangle. So si team ko, nagtataka, laging turo ko. Bakit laging mali yung James Shop, di niya makuha? Yung pala, yung tinuturo ko sa kay James Shop, mali. Kaya ka tinrade. Kaya tinrade na lang ako. Para hindi na magkamali yung James Shop. Tama ba? Mali-mali kasi turo mo eh. Hindi ko naman nasadya eh. Ang ala ko tama yung tinuturo. Triangle yung tinuturo ni coach. Ito, pabilog eh. Circle. Circle yan, lahayo eh. Tol, lahat ng mga bata tol, mga owner lahat lang yan tol. So ibig sabihin, kahit owner sila, pagdating sa basketball, makikinig pa rin sila kasi iba yung basketball sa klase. Ganun? Ano naman. Okay. Ibang-iba yun. Always listen to your coaches. Priority nila yung klase. Basta... Tapos, paano yung correction? What if kung i-correct sila ng 10 times a day dun sa mga footwork? Di ba nakakainis, nakaka-board? Ano ang kapapayo mo? Maganda, mag-ako lang yun na i-correct mo sila. Yes. Why? Kasi pag hindi mo sila kinukorek, hindi tama na yung ginagawa nila, eh kaya nga kinukorek mo sila dahil mali pa rin. Yes. At saka doon, pagdating lang sa Manila, baka magnibago sila, i-correct sila lagi ng coach na bakit mali yung mga footwork niyo? Speaking of coaches. Yes. Man. Man. Sobrang bait ng coach nyo na si Peter John Simon. Pag naka-experience kayo ng isang Franz Pumarin. Ha? Ano pa? Ilang beses, i-share ko lang sa inyo kung ilang beses ako pinauwi habang nagpa-practice kami. Pinauwi niya ako. Bakit ka pinauwi? Tigas ulo mo? Dahil sa mga mistakes ko lang. Ano mali mo? Yun nga. Paulit-ulit lang yung mali ko. Dislister ka nga. Bakit ka nagkakamali? Yun yung nagkakamali. Siyempre, tao ka lang, nagkakamali ka. But, pag naka-experience ka ng mga coaches na super hard, super... Ano sinasabi sa'yo lagi? Oh. Pero, nagkakamali ka, Lasal ka. Yun nga. Sana kung PSB ka lang eh. Ano ka ba?
Dami yung school, UA, PSB, EPU, dami. Mas matalino ako sa'yo, lasal ka lang eh. Palipat-lipat ka kasi. Oo, tatlong school ako. May tanong ako, nung pinauwi ka, umuwi ka. Uwi ka dapat. Si Pinglis pinauwi, hindi siya umuwi. Yun yung tama. Itibay ako. Oo. Tinuruan ko pa yung mga big man. Oo. Hindi, pag hindi ako umuwi, papatawag ng security. Papalabasin hindi. Ako sa... Kasi tol, nung pinauwi ako, hindi. Pauwi sa mong kasi pag pinauwi mo ako, okay, ikaw yung masusunod, hindi ako. So kayo, magpupunta kayo sa mga different colleges or magsasama-sama kayo sa college sa Manila or kung ano yung magiging tahak ng karir nyo. There's always gonna be a coach na super hard and super... Strict. Super strict. Yes. You need to adapt. Kailangan adaptable yung character nyo. How to adapt? How to adapt? Like, hard work. Kasama yung hard work sa adaptation. Kung super hard yung practice, double hard yung katawan nyo, yung mind nyo lalo. Dahil kung ano yung power ng mind nyo, yun din yung body nyo. At saka sa basketball, dapat huwag magtampo, di ba? Yes, bawal ang pusong mamon sa basketball. Bawal ang tampuhin. Dahil physical sport yan eh. At saka... Kung ayaw nyo masaktan, mag-chess kayo. Huwag naman ganun. Mali naman yung pagka-explain mo. Tama, yun lagi yung sinasabi ko eh. Ah, sige, sige. Dahil ako lagi ako sinasaktan, akala nila gigive up ako. Dahil akala nila magaan ako or payat ako. But napatunayan ko sa kanila na I won't give up. I won't stand back. Back down. Stand back. Anong stand back? Yun na rin yun, back down. Stand back, back down. I won't back down. Yes, yeah. Okay, so yan yung mga lesson learned na matututunan nyo along the way. Marami pa kayong challenges, di ba? Dami, sobra. High school. There's a long way to college, go. College. Semi-pro. Professional. Yes. Sobrang dami pa. But go with the flow. Pero itong moment, itong time ngayon, ito yung pinaka-best time nila to learn. To improve. At saka to, yung dream nila dapat lagi nilang bit-bit yun, dala-dala nila. Huwag nila i-compromise yung dream nila. 5 years from now, makikita namin kayo. And then you will tell us, thank you, Coach Rico, Coach PJ, Coach KG, and Coach Ping. Thank you. Dahil nandito na ako, I'm a successful basketball player. Tama? Tama. Wala ba tayong mga kamay? Oh, marami kayo natututunan sa amin, ha? Oh, marami talaga silang natutunan. Okay. Kasi bro, totoo naman kasi yun. Minsan ano lang tayo ba? Parang... Guys, pakikinggan nyo kung sino yung nag-success. Top 40. Top 40 best player of the whole Philippines. Diba? So kanino tayo makikinig kung sino na yung naging successful? Bakit nakikinig sila sa'yo? Hindi ka top 40. Eh, rookie of the year ako. Okay, mahirap din yun. Dapat naman kamay dyan. Tandaan nyo, mahirap makuha yung rookie of the year dahil rookie ka pa lang, nagpakitang gilas ka na. Oh. Isang beses lang sa buong career nyo yun. Yung MVP, pwede nyo makuha. Second, third year, fourth year, fifth lagi year. Lagi siyang may ano ba? Tawag, ano yun? Makes sense. Makes sense. Meron kang ano? Sa totoo lang, kaya din ako ni Rico yun, ano, yung rookie of the year. Kasi siya lang yung isang nag-draft dati. Ako lang yung rookie. Kaya yung rookie dati nun. Kaya siya lang. Okay, alam nyo na guys. Pinaghirapan niya yun. Actually, pinaghirapan niya yan. Sa tulong nyo. Sa tulong mo. Eh, nasa iyo yun. Ikaw yung naging kuya ko eh. Ikaw yung naging mentor ko sa team. Kahit sa tulong namin yun, ikaw nagtrabaho. Yes, yes. Totoo, Brad. Pero hindi ibig sabihin pag second pick ka or ako 45 pick or 22 pick ka. Basta it pang ilang pick ka? Pang 45. Important pa rin yung discipline. Important pa rin yung hard work, number diba? Number one talaga sabihin ko, pakikisama. Mm. Kasi, example, pag na Manila na kayo someday, may mga bago kayong kaibigan, hindi ito yung mga kaibigan yung taga Davao, may taga Manila na kayong taga iba, ibang ano, lugar. Bakit nga naging kaibigan? Number one sa dorm, Manila pakikisama. Naman. Wala ka kasing choice. Pakikisama ka, yun ang number one. Totoo, tol. Totoo. Okay, marami ba tayo natutunan? Very good. So basketball doll, hindi lang siya more basketball, about ano pa ba? Aside from basketball, meron life. Pa pakisama. Pakisama. Kasi marami ka rin matututunan sa basketball eh. Sa mga coaches pa naman, may mga coaches na grabe magalit. So wag lang tayo magtampo sa mga coaches. Pag nagagalit ang mga coach kasi, para sa inyo yan, hindi para sa nila. Mm. Kaya nagagalit yung mga yan dahil may gusto silang i-correct. Pero, the way sila mag-talk, sabi ko sa inyo, iba-ibang ugali ng mga tao eh. Mm. Pero, isa lang yung sinasabi, pag pinapagalitan kayo, isipin nyo lang, bakit ako pinagalitan dahil may gustong i-correct sa akin. Kasi wala namang coach na
papunta ka palang practice, nagagalit na sa'yo. Uy, bakit ka lang dito sa practice? Wala naman ganun eh. Matakot kayo pag hindi na nagagalit yung coach sa inyo. Bakit? Ibig sabihin, hindi na siya concern sa inyo. Wala nang pakialam. Oh. Like kagaya lang yung sa parents natin eh. Yung mga magulang natin, pag nagkakamali tayo, pagagalitan tayo. Minsan nga, papaluin pa tayo ng malakas eh. Dahil gusto tayong maging successful. Same sa coach. Parang father nyo yan, magiging father figure nyo yan. So, pagka pinagalitan kayo, take it as pareha sa parents nyo. Diba? Respect. Tama? So, turuan mo kung magalit. Paano magalit ng matindi? Hindi ka nagagalit eh, kahit sa amin. Nung teammate tayo, never ka nakita nagalit. Bakit ako magagalit? Basketball lang naman yung punta ko. Isa lang siya na nagalit, minsan lang. Saan? Nung hindi mo siya binaksout sa winning game, winning shot niya. Tama! Alala nyo guys, yung winning shot sa Senebra, hindi niya ako binaksout. Yeah. Akala ko kasi kakampi pa kita, kakatrade ko lang. Oo. Tatanga-tanga ka daw, sabi niya. Grabe yung makasalit sa ito, hindi naman ganun. Grabe ka naman. Hindi naman perfect yan eh. Hindi, thankful. Bakit nga ba? Alam mo bakit? Tinamahan ni KG yung bola nun. Huwag kayo pa magkasama pala. Oo. Oh. Tinamaan mo yung bola kaya na, di napunta sa akin. Kasalanan mo pala eh. Sa harap mo yung bola. Pabalikan pala. Guys. Sa harap mo. Dapat sa akin mababagsak yung bola, tinamaan ng kamay niya. Sa harap mo nga yung bola, hindi mo dinampot. Eh tumama nga sa kamay mo. Kaya pumunta sa likod ko. So sino mo talaga may kasalanan? Pabalikan natin ha. O, papanoodin ulit natin. Okay, rewind. Tumama sa kamay niya. O. Sabi mo, tumama sa kamay niya. Pero hindi pa rin ako bumaksot. Sa to, kasalanan ko rin. Okay, yan, ha? Pero dapat rebound ko nga kung hindi niya tamaan. Saan? Yung bola. Sure ako dun. Ang galing kong rebounder eh. Sure ako makukuha ko yung bola kung hindi mo. Mas magaling ka pa sa rebounder kay Pingris? Hindi ka bumaksot. Oo, oo. Masasabi mo yun? Dapat confident ka palagi pagka basketball player ka. PG Simon, di mo nag-boxout? Kaya nga, ang late-late ko, di mo ako nag-boxout. 5'11 lang ako, ikaw 6'6. Kumumpiyansa kasi ako kasi ang late mo nga eh. Sabi, hindi aabot sa akin to. Eh, tinamaan ni KG yung bola. So may kasalanan si KG? Parehas kami. Yun. Okay lang yan. Okay. Solve na ba? Hindi ilan, pa rin. Ilan taon na yun, Drake? Nagalan. 20 years na yata ako. Ito nga pala. Ito ang lineup namin na nag-sweep kay Coach Tim. 4-0 lang naman, Coach Tim. Sumakit ang ulo ni Coach Tim, but you know, Coach Tim, Coach Tim. I love you, Coach Tim. Sabi ni Coach Tim, if you can't beat them, join them. Kaya lumipat na. Your pool. B-Mix. Tapos sa sobrang galit sa akin, tinraid ako. Ay, Mac, may sa middle si Mac. Good vibes, guys. Good vibes. Today is an amazing day. Ang sarap. Ang sarap ng ano, no? Ping, ang sarap ng pakiramdam, no? Na you share your knowledge sa basketball sa mga bata. Kasi parang yung mga natutunan natin before sa mga legend din, di ba? Like what I said kanina. Ngayon, ito na yung pagkakataon din na i-share din natin. Yung mga na-experience natin sa PBA na pwede mong itulong sa kanila. Dahil balang araw, itong mga batang to, i-share din nila to. Oo, pasa-pasa lang. Pasa-pasa lang yan. So, sana yung mga lahat na sinabihan natin ng mga bata, makakita tayo ng PBA players sa future, no? Ay, mag-thank you sila sa'yo, no? Sure, Bull, yun. Makakakita tayo ng mga PBA players. Oo, sa dami pa natin pupuntahan, no? Okay, let's sleep in the hotel. Sleeping time.